Welcome back sa ating channel, mga kakapsat. Ito muna yung magiging content natin. Ayusin natin yung yero dito sa may porch dito sa bahay. Ayan siya. Sira na yan, kaya papalitan na natin siya. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time, so tamang-tama, paparating yung tagulan, kaya ayusin na natin to. Ayan, binabaklas na ni Inye yung mga screws dito sa ano, sa ilalim. Tatanggalin muna natin yung yero dito para makapagkabit tayo ng spandrel. Kakabitan muna natin ng spandrel to, yung dito sa may harap. Ayan, lalagyan natin yung spandrel yan. Pero tatanggalin muna natin yung mga yero para hindi tayo mahirapan sa pagkabit. Hirap na kasi mag-ano yan, mag-spandrel pag nakabit na natin yung yero. Buti na lang, hindi pa natin yung ano to, yung mga wall flashing. Hindi ko pa pinix yan, so madali lang ano yan, tanggalin. Ayan, pinuputol na niya yung mga spandrel na kakabit natin. Bale, ano lang yan, 75 yung haba lang ng ano natin, bulada natin. Ito naman yung binili ko na yero kahapon na corrugated din, mga kakapsat. Ano siya, pre-painted na siya. At ayan, nakapagkabit na rin tayo rito. Nakalatin na natin to. So, ayan na lang yung ano natin, konti na lang, tapos pwede na tayo magkabit ng mga yero. Ayan, ikabit na rin natin yung yero natin dito, mga kakapsat. Hindi ko na na-videohan kasi biglang umambon. Kaya hindi ko na siya nakuhanan ng video. Nakabit na rin natin yung ano rito. Spandrel natin dito sa pinakailalim rito, sa may harap. So ayan yung itsura niya. Okay na, na-fix ko na rin yung ano rito, wall flashing natin. Ayan, naka-fix na yan. Yung katanungan ng ano natin, isang viewers natin diyan na si ano, ni Sir Albert Camacho, kung paano daw putulin yung ano, yung dugtungan nitong ano, yung wall flashing natin. So, yan siya, Boss Albert, yan. Pare, naka 45 lang yan.
Tapos yung flashing natin dito, siya yung nasa taas. Itong nasa baba, sa baba din siya para hindi siya hindi pumasok yung ano, tubig pag umulan. Tsaka yung tupi natin dito, nakabaon yung ano natin dito, yung flashing natin dito sa pader para ano, hindi basta-basta maglilik yung ano, tubig pag umulan. Tsaka ang purpose ng baon natin dito pag ano kasi pag katagalan nababakbak din to yung ano natin sealant. Tapos tumutulo na sa baba. Pag walang tupi yan na hindi nakabaon. Yung iba kasi walang ano to hindi nila binabaon to, nakaano lang lapat lang diyan tapos nilalagyan ng sealant. Sa katagalan nababakbak yung ano. Kaya tumutulo na sa baba. Eto, kahit mabakbak to, hindi basta-basta na ano to, matutulo kasi nakabaon yan. So, yan. Sana nasagot yung katanungan mo, Boss Albert Camacho. Yan, o. Oh. Pa-45 lang yan. Tapos, ni-rebits natin. O, ganyan yung tsura niya.